kulay na araw sa ating lahat mga kapintura. Ayan, samahan niyo ko ngayon. Makabili tayo uli ng buto ng gulay ng patol at saka ang palaya sa Wilcon. So, ngayon ang gagawin natin, i-germinate muna natin, ibabad muna natin sa tubig. Sa buong magdamag, bukas natin sila itatanim para mabilis silang tumubo. So, kagaya po ng dati yan guys, o, yung mga una ko nang naipunla. Ayan guys. Ito yung naitanim na natin mga nauna yung pechay. Ayan. Tsaka itong talong. Ayan, medyo ano pa lang. Ito yung talong na mahaba ang bunga. Tapos meron din tayo dito. Ayan, ito naman yung talong na habaya, bilog yung bunga, yung pangpaktip. So ngayong araw na to magtatanim tayo nito kasi medyo malaki na sila. Ayan. So gawin natin ngayon. Ayan, magbabad na tayo dito sa mga buto. So ito daw yung seeds of quality. Ito yung ampalaya na Santa Rita. So yung isang pack. Tingnan natin kung ilan ang laman ng isang pack. Ayan, maganda pala yung dito ng ampalaya. So, bali, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan, isang 12 buto ng ampalaya na 68 pesos ang alaga. So, tapos itong patola, titingnan natin kung ilan naman ang kanyang laman. Marami itong patola. Ayan, marami siya. Bali, 68 pesos din ito. Ito, napakagandang binhi kasi. Ayan, bali, ganyan ang kanyang bunga, yung nalibnos o angular type. So, ngayon guys, ang gagawin natin mag-germinate tayo. Ito po ay ano pa, expired pa nito sa December 2024. Yan. Baka itong naked na patola itong nabili ko, wala kasi mahaba. So guys, ito mag-ano tayo, 3 piraso muna, mag-germinate tayo, lagyan natin sa tubig. Yan. Dahil yung isa, yung isang buto ng patola, ayan o, nasa, umano siya, nakalutang, ang ibig sabihin, hindi maganda to, walang laman. Ayan o. Ayan o, yung dalawa, nakalumbog na. So, papalitan natin yun. Ayan. Alam na alam mo pagka maganda yung buto, hindi siya nakalutang sa tubig. So yun o yung tatlo naka, ano na, nakababa ka agad sa lalim. So ito naman, maglalagay din tayo ng 3 ampalaya ng Santa Rita. Tingnan natin kung agad silang malulubog sa tubig. Ayan, medyo umano sila, nasa taas sila. Bayan lang natin bumaba. Nagagaya ng 3 patola yung nasa ibaba ka agad. So yun guys, sana may natutunan kayo sa pagtatanim ng mga buto. So this time, ayan. Tatanim na tayo dito sa mga
tanong. Ayan guys, iwalay tayo ng isa. Kailangan makuha natin yung kanyang ugat para hindi siya mamatay. Ayan, kung maglilipat po kayo ng mga ganyang gulay, dapat yung hapon, doon kayo maglipat ng mga gulay para hindi sila mahirapan sa init. Yes, ano lang pong pagpapanin. Yeah, singitan lang po natin siya ng ibang paso para hindi po aapak-apakan yung ating mga tanim na. Para meron siyang cover. Guys, sabayan natin sila ng diligin kaagad para yung kanyang ugat kumapit kaagad sa lupa. So guys, lipat tayo sa kabila. Guys, ang napakataba nila, oh. Nilagyan ko yan ng kusot ng kahoy, yung mga pinagano ng kahoy. Ilalagay natin yan sa mga halaman natin para maging pataba. Ayan, dito pwede pa tayo maglagay ng isa. Sa tabi niya. Ganda yung tubo ng aking punla, oh. Guys. Ayan, oh. Lalagyan lang natin sila ng harang kung wala mang kahoy na atin mailalagay. Ayan, halimbawa ito, pwede ito. Ayan. Ayan. Pwede tayong maglagay ito. Thank you.
maglipat pa tayo. Yung tinanong ko kaninang umaga, oh, hindi siya na ano ng araw kasi maaga ko siyang naitanin. Isa pa, isang pwesto pa. So yan guys, sana may natutunan kayo sa mga pagtatanim o paglilipat ng mga gulay, kagaya ng mga talong. Ayan, kailangan maglipat tayo mga hapon na para hindi sila mahirapan sa araw. Saka sa mga pechay, ayan, itinatanim yan pag tuwing hapon. So sana mapagbunga natin itong ating tinanim. So yan lamang guys yung aking share. Salamat po. Siya nga po pala yung hindi pa naka-subscribe sa aking channel. Paki-subscribe na po. Paki-like na rin at paki-comment na rin po kayo diyan sa comment section. Maraming salamat po. And then huwag niyo po kalimutan pindutin yung aking bell icon para update po kayo sa mga video na aking ina-upload. So guys, maraming salamat po. Ang oras po natin ngayon ay alas 5, galing po ng trabaho. Ayan. Kaya nagtanim ako, diretso tayo dito sa aking mapitan. Kasi itong mga tanim kong mga talong ngayon, medyo ano na siya. Pero may bunga pa yan. So maraming salamat po. Mega love shoutout sa inyong lahat. Thank you. God bless po.